Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay gagawa tayo ng ampalayakong tukwa. Una, prituhin muna natin yung ating tukwa na 2 piraso. Hiniwa ko lang siya ng manipis sa serving cup. At antayin lang natin na mag-golden brown bago natin siya baliktarin. Pagkatapos niyan, pagka na-golden brown din yung kabilang side, tanggalin na natin yan sa ating kawali at ilagay sa strainer para makatulo muna yung extra oil niya at i-sit aside. Pagkatapos niyan, sa mixing bowl, maglagay tayo ng 2 tablespoon na toyo at 2 tablespoon na oyster sauce at 1 tablespoon na sugar at the same time 1 teaspoon na soybean paste at maglagay din tayo ng 1 teaspoon na black pepper at lagyan na rin natin ng 1 cup na tubig at ihalo hanggang sa mag-well combine at saka matunaw yung ating sugar at the same time ganun din yung ating soybean paste. At isit aside muna. Sa bowl ulit, may tubig na akong nilagay at saka nilagyan ko ng 1 teaspoon na asin. At ilagay ang palaya na hiniwa ko na siya ng maliit at ibabad muna ng mga 10 minutes. After 10 minutes, tanggalin natin yan sa ating tubig na may asin at banlawan. At sa kawali, maglagay tayo ng mantika, igisa yung sibuyas at ihalo hanggang sa mag-translucent. At ilagay na rin yung luya. Ganun din, ihalo lang din hanggang sa maluto yung luya. Pagkatapos niyan, isunod na rin natin yung bawang. Ganun din ang gagawin, ihalo lang din hanggang sa maluto yung bawang at maglabas siya ng masarap na aroma. At isunod na rin natin ilagay yung kamatis. Ihalo lang hanggang sa maluto yung kamatis. Pagka nakita na nating okay na yung kamatis, ilagay na rin yung ampalaya na hinugasan ko yan para matanggal yung alat ng asin. Pagkatapos niyan, ihalo lang din hanggang sa maluto yung ating ampalaya at ilagay na rin yung tukwa na pinirito natin kanina. Ihalo lang para magsabay sa ating ampalaya. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung sauce na ginawa natin kanina. Ibuhos lang para ihalo na lang din sa ating ampalaya at tokwa. Pagkatapos, ihalo lang din hanggang sa ma-absorb ng tokwa natin at ng ampalaya yung sauce na ginawa natin. Pagkatapos niyan, takpan muna natin para mag-reduce din yung sauce at the same time, maluto na rin yung ampalaya. Mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Pagkatapos niyan mga kalasa na makita na nating absorb na ng tokwa at ng ampalaya yung ating sauce na nilagay, at nag-reduce na rin. Ready to serve na yan mga kalasa. At napakadali niya lang gawin na napakamurang ulam. Kumpletong recipe na siya o ingredients na mayroon na tayong gulay at the same time mayroon na rin siyang protein na ang nagbibigay sa atin ng protein ay yung tokwa. Kaya mura na, masarap pa. Kaya ito na mga kalasa, presenting yung ating ampalayakong tokwa na talaga namang kayang-kaya mong gawin at siguradong-sigurado naman mga kalasa na mapapakain mo yung chikiting mo ng ampalaya kasi hindi siya mapait, ma-crunchy siya na masarap ang lasa. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, siguradong-sigurado na naman na mag-i-enjoy ang buong family sa kanilang masarap na hapunan. Kaya mga kalasa, hanggang sa muli, thank you for watching. Bye-bye!